Taurus, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong April 2023 reading pagdating sa inyong love and relationships. So, general reading lang to. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. So, let's see. Unahin natin yung mga single na Taurus. Single na Taurus, ano yung parating sa inyo ngayong April? Divine Masculine. Okay, Three of Cups, Queen of Cups, Queen of Swords. I think you are going to be focusing on yung pagpapatibay ng pundasyon mo, no? Kasi some of you are living your masculine energy. So, it means na parang alam mo yung feeling mo na hindi mo kailangan ng ano, ng partner. Kasi, you can be masculine, you can also be feminine. Parang kaya mong i-fulfill yung needs mo. And some of you are already happy with your connections with your friends. And I also feel na limitado lang din yung mga taong pinapalapit mo sa buhay mo. You don't really you know, parang connect with people na hindi mo kilala, no? For you are close to people na matagal mo nang kilala. And parang nililimitahan mo rin yung sarili mo to get to know new people. So with the Queen of Cups here, I feel like you are just enjoying being single or enjoying the love that you have para sa sarili mo. Okay? You also have the hermit mode. Ayan, the hermit mode talaga sinabi ko. So, maaring you're someone na parang umiiwas din sa mga, you know, mga party-party or umiiwas ka sa mga matataong lugar. Oo, parang nasa hermit mode ka, no? You also have the Queen of Wands. Very stylish. I think meron kang, ano, sa ngayon, busy ka sa, ano, pagbuo ng empire mo. Kung meron ka mang, tinan mo, lahat ng queens nandito. So, if you are a Taurus feminine, no, I feel like you embody the whole energy of someone who is creative, someone who is in control lang emotions niya, very matalino, no? And someone who knows what they want. So, parang sa sarili mo, parang feeling mo, hindi mo na kailangan ng, ano, ng iba, di ba? May pagka, ano, independent talaga kayo. And I feel like you have a lot of friends and connections na malapit talaga sa'yo, and hindi ka nakakaramdam ng kalungkutan kasi you have your own time for yourself, no? So, you also have, I feel like napapaligiran ka rin ng mga taong kapareho mo ng energy, especially mga earth signs, no? Ayan, no? Sealed off. You are feeling aloof. Okay? Sabihin, parang hindi ka masyadong, ano, open sa mga new connections. And para sa'yo, you want peace. Gusto mo ng katahimikan ngayon. Ngayong April. So, for you might be in a leadership role, kaya focus ka lang sa kung ano man yung role na leadership role na meron ka ngayon. You can be a leader of your group, of a community, of a business. Pero sa totoo lang, kung gusto mo na magkaroon ng relationship, kaya mo naman. Ang tanong is, kung gusto mo ba sa ngayon? Kasi mukhang busy ka sa pagpapayaman. Busy ka sa pagbibuild ng iyong empire. Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. So, I feel like may mga admirers sa paligid mo, but it seems na you don't really pay attention to them because you are focused on your career, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, pinagkakaabalahan mo. That's why you are single. And it doesn't mean na walang nagkakagusto sa'yo. It only means na hindi yan yung priority mo, no? At this time. So, tinan naman natin yung mga in a relationship na
Taurus. So, ibig sabihin meron kayong jowa. In a relationship na Taurus, ano yung energy? Anong parating sa inyong relationship ngayong April? May change daw. Oh. May mangyayaring pagbabago. I'm seeing temptation here. May temptation na parating sa relationship ninyo. Pwedeng temptation towards you or towards the person that you are dealing with. Okay? And meron ditong feeling left out in the cold. Baka ano, meron sa inyo rito na you might feel na parang hindi ka napapansin ng person mo or wala siya masyadong oras sa'yo, lalo na kung busy sa trabaho. But be very careful din, ah. Kasi may devil dito in the tower. So, pwedeng merong kang matutuklasan about this person. But pwedeng may mga kalukuhan tong person that you're dealing with right now. Syempre, hindi naman to magre-resonate sa lahat ng Taurus. If you feel like you are in a loving relationship, then this reading is not for you. Pero kung alam mo sa sarili mo na itong person na to, hindi na siya masyadong malapit sa'yo or hindi na ganun kalambing, puro trabaho na lang kunyari, focus sa trabaho or kung ano-ano pa na paraan para iwasan ka. Be aware kasi mukhang merong unhealthy dito sa relationship ninyo na eventually marirealize mo. Okay? The devil is about yung mga temptation, okay? So, maaring merong temptation sa paligid nyo or sa paligid ng person mo. Meron two of coins. So, parang meron siyang binabalanseng dalawang sitwasyon dito. So, some of you, maaring kaya nawawala ng oras at panahon yung person nyo is because busy siya sa isang bagay or sa ibang bagay. Pwede tong sa ibang tao or sa trabaho, okay? Pero with the world card here, may mag-e-end na chapter. Pero itong pag-e-end ng chapter na to, this is fated, no? Kumbaga, kailangan na siyang mag-end because that's what's going to be a better option, no? So, tinan pa natin. Ano yung parating sa mga Taurus love and relationship? Wheel of Karma. Oh, diba? Sabi ko, fated. Oh, yan. May problem. So, sabi rito, very likely. So, maaring, you know, biglang, kumbaga yung sinasabi ko sa inyo kanina, maaring talagang mangyari. Okay? This situation or outcome is likely to occur. So, be prepared na rin. And be, parang ano, maging vigilant ka, no? Maging mapagmatsyag ka sa pagtrato sa iyo ng person mo kasi may mga hassle, no? May mga problems, complicated situation. And maaring mauwi to sa away, no? With aggression. Oo, bigla na lang meron ditong pipitik at magagalit. And then eventually mabubunyag, no? Oo. Or pwede ring aggression, may mag-aaway. Intuition, seeing clearly. Yung iba sa inyo, alam nyo na eh, no? Kung ano yung issues, yung problema dito sa relationship na to. Pero yung iba, hindi nyo pinapansin, no? So, mas maganda na harapin nyo kung ano yung talagang problema ng relationship na to. O yan, look into your inner strength. Kailangan daw hanapin mo yung lakas dyan sa loob mo, no? Tingnan mo, may inner strength din dito. May strength card. You are stronger than you think or than you realize. Okay? So, whatever this is, nakaharapin mo ngayong April pagdating sa relationship, kayang-kaya mo siyang i-handle. And kung talagang mangyayari to, it is meant to be, it is meant to happen. I feel like I don't deserve your love. I'm worried you'll leave me when you see who I really am. Oh, yan. May realization. I need to move slowly with this, but trust that I am moving even when it seems that I am not.
neither one of us is being honest right now, why are we afraid to express ourselves? So definitely may awareness ka na kayo sa isa't isa na may mali or merong hindi magandang nangyayari dito sa relationship ninyo. But of course, this is a general reading, hindi magre-resonate sa lahat, no? So kung hindi ito kwento mo, then wag mong i-claim. But I feel like ngayong April, marireveal lahat ng kailangang ma-reveal dito sa relationship na to. Kung ano yung mga tinatago, kung ano yung dapat malaman, ano yung totoong nararamdaman ninyo for each other. Okay? So kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayo updated sa ating mga readings. Thank you so much. Taurus, see you again.